Magsisimula na po sa Sabado ang palaro. Ganun pa rin ang mechanics ng laro. Magsisend kayo ng picture sa FB group ko at pipili kami ng mananalo. Maraming salamat po. Maulan na panahon sa inyong lahat. Ako po si Randy ng Zamboanga, Sibugay. Noon ho, around 1989, nagtatrabaho ako sa isang probinsya ng Iloilo. Sumama ako sa aking ama, na noon ay isang tagapamahala ng asyenda. Si tatay ay pinagkakatiwalaan ng amo namin. Bata pa ako nung sumama ako kay tatay sa asyendang iyon. Doon din ako lumaki sa lugar na iyon. Doon na rin kami tumitira ni tatay. Kasi mayroon kaming bahay sa loob mismo ng asyenda. Wala na rin akong nanay noon. Nang dahil pumanaw ito noong pinanganak niya ako. Kaya kami na lang ni tatay ang namumuhay. Paminsan-minsan, umuwi din kami sa Zamboanga, Sibugay para magbakasyon sa aming mga kamag-anak doon. Itong kwentong ito ay tungkol sa matalik kong kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Panoy. Nagkakilala kami ni Panoy sa unang pananatili ko sa tinitirhan namin ni tatay sa asyendang iyon. Yung bahay namin sa loob ng asyenda ay malapit lang din naman sa bahay nila Panoy. Mula pagkabata, kami ay talagang close sa isa't isa. Parang pinagdikit nga kaming dalawa. Wala siyang kapatid. At ako naman ay nag-iisang anak din. Kaya siguro, malapit kami sa isa't isa. At ang turingan namin ay parang magkapatid talaga. Noong nagbibinata kami, nasa edad ako ng 17 at siya naman ay nasa 18, ay may naranasan kaming kakaiba at hindi namin ito inaasahan. Doon ko napagtanto na mayroong hiwaga talaga na bumabalot sa mundo natin, lalo na sa mga lugar na hindi gaanong tinitirhan ng mga tao. Heto na po ang karanasan namin ni Panoy. Isang tanghali, sinundo ako ni Panoy sa bahay habang kumakain kami ni tatay ng tanghalian. Randy, tara sa gubat, manguha tayo ng santol. Kakabalik lang ng ilang kaibigan ko mula doon. Marami silang nakuha. Sabi nila, marami pa daw mga bunga doon. Sabi ni Randy, sandali lang Randy, kumakain pa kami. Kain tayo. Sagot ko sa kanya. Sabi naman ni tatay, sige, manguha kayo doon. Dala niyo ako. At wala naman tayong gagawin dito. Basta dala niyo ako ng santol. Pagkatapos kong kumain ay agad naman kaming lumakad papuntang gubat. Pagdating namin doon, totoo nga, maraming mga bunga ng santol. Inakyat namin ito ni Panoy habang nakatali sa baywang namin ang lalagyan ng mga makukuha namin. Sa gitna ng pangunguha namin ay napahinto si Panoy sa pangunguha ng mga santol. Sabi niya sa akin, Randy, nakikita mo ba yan? Sabay turo sa isang lugar sa gubat. Sabi ko naman, oo nga, teka, parang may kasiyahan doon na. At saka ngayon ko lang to nakita. Sagot naman ni Panoy, kahit ako Randy, ngayon ko lang to nakita. Baka may kasiyahan doon. Ano, punta natin. Kasi sobrang ganda kung titignan mula dito yung lugar. Sagot ko, sige. Pero ibigay muna natin ang mga santol kay tatay. Balikan lang natin mamaya. Dinala namin kay tatay ang ilang santol at yung iba naman ay iniwan namin sa bahay nila Panoy. Lumaki lang ako doon ngunit noon lang namin nakita iyon. Alam nyo kasi, sa itaas ng puno ng santol
matatanaw talaga ang buong gubat. Napakataas kasi ng punong iyon at matatamis pa mga santol. Yung nakita namin sa itaas ng santol ay siguro may layong 1 kilometro mula sa punong iyon. Ngunit kahit ganun kalayo, nakikita namin ang makulay na lugar na iyon. Hindi 100% na naikot namin ang kagubatan noon. Siguro nasa 50% lang ang napuntahan namin sa gubat na iyon. Kasi ayon sa mga matatanda, yung gubat na iyon ay delikado. Maraming ahas at maraming kababalaga na nangyayari. Totoo nga naman, marami talagang ahas doon. Ngunit sa kababalagan, hindi pa namin noon pinaniniwalaan. Lumakad kami ni Randy papunta sa lugar na nakita namin mula sa puno ng santol. At noong nasa 500 metros ng nalakad namin, naririnig na namin ni Panoy ang mga tunog ng tambol na nagmumula sa nasabing lugar. Sabi sa akin ni Panoy, "Randy, malapit na tayo at naririnig mo ba ang ingay ng mga tao? Mukhang masaya doon ha. Bilisan mo ang paglalakad." Binilisan namin ang paglalakad ni Panoy. At noong malapit na kami, palakas ng palakas ang tunog ng tambol na nagmumula sa lugar na iyon. Noong nakarating na kami doon, bumungad sa amin ang makulay, masaya at nakakamanghang lugar na iyon. Sobrang ganda talaga na parang isang dinagyang festival. Makulay ang paligid. May mga palamuti na nakasabit sa mga puno. Magaganda mga damit na sinusuot ng mga tao. Naiisipin mo talagang mayayamang tao ang nandoon. May mga nagsasayawan, may mga tumatawa, at sobrang ganda ng lugar na iyon. Sabi ni Panoy sa akin, "Randy, ang ganda dito ah. Gusto kong manatili muna tayo dito. Manonood tayo sa mga nagsasayawan. Marami ding mga magagandang dilag." Tama po, maraming magagandang dilag doon. Makikinis at mapuputi ang mga ito. Karamihan din sa mga lalaki ay gwapo. Nagtagal kami ni Panoy sa puno na kinakatayuan namin. Doon kami nagtatago kasi nahihiya kaming lumapit sa nagkakasiyahan. Hindi kasi kagandahan ng damit namin noon. At baka masira lang namin ang ingranding kasiyahan na iyon. Maya-maya lang, inilabas ng mga tao ang maraming pagkain. Malalaking mga manok na lechon at maraming prutas. Inisip ko nga noong sandaling iyon na baka kaarawan ng isang mayamang tao sa kalapit baryo ng gubat na iyon. Ngunit inisip ko, malabo. Kasi yung baryo lang namin ang pinakamalapit sa lugar na iyon. Wala nang iba. Kaya ang inisip ko, baka kaarawan ng may-ari ng lupain na iyon. Sabi ko kay Panoy, "Noy, kilala mo ba ang may-ari ng lupain na ito? Baka kaarawan niya kaya sobrang ingrande. Siguro mayaman talagang may-ari ng lupain na ito kasi malawak." Sagot ni Panoy, "Baka nga, siguradong mayaman ang may-ari ng lupain na ito." Hindi nagtagal, nilapitan kami ng isang matandang babae. Ngunit alam niyo ba na ang matandang babaeng ito ay maganda? Medyo kulubot din ang balat ng matandang ito, ngunit makikita mo talagang parang kutis porselana ang balat niya at maganda talaga. Nung malapit na siya sa amin, sabi niya, "Anong ginagawa niyo dyan? Halikayo." Sagot naman ni Panoy, "Wag na ho lola, nakakahiya. Hindi ho maganda yung damit na suot namin. Tsaka ang dungis-dungis namin. Lito na ho kami lola. Yung pagkain lang yung amin."
Sabi ni Panay, tumawa ako nung sandaling iyon, pati na yung matandang iyon. Tumalikod sa amin ang matanda at noong bumalik na siya sa amin, may dala na itong kanin na kulay itim. Yung kanin na ito ay parang hinaluan ng katas ng lumboy. May kasamang manok pa, malaking hiwa. Si Panoy ay hindi ng dalawang isip na kainin ng kanin na ito. Eh ako, medyo nandidiri ako sa kanin na iyon at hindi ako komportable na kainin iyon kasi medyo basa pa ang kanin. Maya-maya lang, lumapit kay Panoy ang dalawang magagandang dilag. Eh si Panoy, mistiso at gwapo noon pa man. Eh ako, hindi ako lapitin ng babae noon. Si Panoy talagang medyo babaero kasi gwapo nga ito. Napapansin kong dumidilim na noong sandaling iyon. Ngunit patuloy pa rin ang kasiyahan. Kami ni Panoy ay nakaupo pa rin si isang puno. Nanonood kasi nakakalibang talagang manood sa ganoong kasiyahan, lalo na sa kapanahunan ko. Maya-maya lang, sabi ko kay Panoy, "Noy, umuwi na tayo. Gumagabi na. Inahanap na ako ni tatay." Sagot naman ni Panoy, "Sige, umuwi na tayo. Ayos na yung nasaksiyan natin. Nakakain pa ako ng masarap. Ikaw, ba't di mo kinain yung binigay sa'yo?" Sagot ko, "Eh Noy, hindi ako komportable sa pagkain nila. Kulay itim pa yung kanin. Yung manok lang ang kinain ko." Habang naglalakad kami ni Panoy, naririnig pa rin namin ang tambol na nagmumula sa kasiyahang iyon. Pero ilang sandali lang, unti-unting nawawala ang tunog ng tambol. At sabi ko sa baylingon, "Oh, wala na." At kitang-kita ko na wala na ang kasiyahan. At higit sa lahat, wala na mga tao. Doon ako kinilabutan. Napahinto kami ni Panoy at binalikan namin ang eksaktong lugar. Pagdating namin doon, kahit ni isang butil ng kanin, wala kami nakita. Wala pang ang 5 minuto ang paglalakad namin ni Panoy mula doon. At isa lang ang pumapasok sa isip namin ni Panoy. Mga taglugar. Yan ang tawag namin sa mga engkanto noon. Mga taglugar. Kaya hindi na kami nagdalawang isip ni Panoy na tumakbo papalayo sa lugar na iyon. Yung takbo na mabilis na mabilis. At wala nang pakialam sa mga ahas sa gubat. Nung nakarating na kami sa bahay, humihingal-hingal pa ako. Ganon din si Panoy. Agad ko namang kinuwento kay tatay ang nasaksiyan namin ng ilang oras sa lugar na iyon. Maski si tatay ay hindi makapaniwala sa sinasabi namin ni Panoy. Ngunit kitang-kita sa mga mukha namin na nagsasabi kami ng totoo. Ang isa sa ikinabahala ko nung sandaling iyon ay kumain kami ng pagkain ng mga taglugar. Agad ko namang inamin kay tatay na kumain kami doon. Ganon din si Panoy. Agad namang tumawag si tatay ng albularyo sa kabilang baryo. At pagdating ng albularyo, ipinaluan niya sa amin ang mga kinain namin. Kumbaga, pinipilit niya kaming pilitin naming sumuka. Ngunit wala talagang lumalabas. Maya-maya lang, pinaupo kami ng albularyo, dinasalan, at sabi niya, "Magdasal din kami sa Panginoong Diyos para walang may mangyayaring masama sa amin." At noong tinanong niya kami kung may nakain kaming kanin na kulay itim, doon na ako hindi makagalaw. Nagtinginan kami ni Panoy at nagsimula akong makaramdam ng takot. Sabi ni Panoy sa albularyo,
Manong, ako, kumain ako doon ng isang manok at kanin. Alam niyo, hindi maipaliwanag ang pagkagulat ng albularyo. Sobrang gulat na gulat siya. Sabi niya sabay kamot sa ulo niya, "Diyos ko, mukhang may mangyayaring masama bukas. Kung hindi kita magagamot ngayon, wala na akong magagawa. Ngunit huwag kang mag-alala sa ngayon. Gagawin ko ang lahat-lahat ng makakaya ko." Sabi niya kay Panoy. Sabi ko naman, "Manong, nakakain din ako ng manok." Ang sagot niya, "Huwag kang mag-alala. Pakitang tao lang yung manok. Yung kanin talagang ginagamit nila para mambiktima." Ilang sandali lang, ginamot niya si Panoy. Dinasalan niya ito. May pinahid at kung ano-ano pang bagay na ginagawa ng albularyo. Mahigit isang oras ang gamutan. At pilit talaga niyang ipinapaluwas si Panoy kahit wala nang lumalabas. Maya-maya lang, may iniluwas si Panoy. Iniluwa ni Panoy ang maitim na kanin. Kung ano kadami yung binigay sa kanya ng matanda sa lugar na iyon, ganon din kadaming iniluwa niya. Halos mapuno ang isang pinggan noong gabing iyon. Maraming saksi, si tatay at ang pamilya ni Panoy. Nakikita ko din sa mukha ng albularyo ang pagod, hirap at pawis na lumalabas sa kanyang katawan. Kahit na iniluwa na ni Panoy ang lahat, pinapaluwa pa siya ng albularyo para maubos daw ang lahat ng kinain niya. Umupo ang albularyo noong sandaling iyon, kumuha ng tawel at pinahid sa kanyang mga pawis, sabay sabing, "Hindi ko masasabing nagamot ko na si Panoy. At baka bukas, mamamatay siya ng walang dahilan. At kahit na sabihin niyong patay na siya, buhay pa rin siya sa mundo nila." Ang ibig sabihin, kahit na patay na si Panoy sa mga mata namin, buhay pa rin siya sa mundo ng mga taglugar, kasama ang mga nagagandahang dilag at mga mestisong lalaki. Doon daw ang bagsak ni Panoy kapag namatay siya nang walang dahilan. Nabahala ako nung sandaling iyon at napabahala pa rin ako sa kinabukasan. Kaya nga hindi ako masyadong nakatulog nung gabing iyon. Kinaumagahan, bumangon daw ako sa aking higaan. Kasi naririnig ko ang boses ni Panoy. Lumabas ako ng kwarto. At noong nasa salas na ako, nakita kong nagkakape si tatay. At nalulungkot ito. Sabi ko, "Tay, nasaan si Panoy?" Narinig ko ang boses niya. Tinatawag niya ako. Sagot ni tatay, "Wala na si Panoy, anak." Namatay siya kaninang madaling araw, sabi ng nanay niya. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Maya-maya lang, naririnig ko ang boses ni Panoy na nagsasabing, "Palakas ng palakas ang boses ni Panoy hanggang sa unti-unti itong humihina at bumubulong na lang." Nagulat ako at nakagising sa masamang panaginip na iyon. Sa pagising ko, si Panoy ay nasa loob na ng kwarto at nagsabing, "Oh, buhay na buhay ako. Puntahan natin ang albularyo. Magpasalamat tayo sa kanya. Pinagaling niya ako." Ang sagot ko, "Ginulat mo ako, Panoy. Masama pa naman ang panaginip ko. Sige, sandali lang. Puntahan ko lang si tatay sa labas. Nagpapakain siya ng manok." Noong nakalabas na ako ng bahay, tumatakbo yung nanay ni Panoy sa akin. Umiiyak at agad niya akong niyakap. Sabi ko, "Tita,
Ano nangyayari? Sagot ni tita. Wala na si Panay. Tumalikod ako at nagsabing, "Nandito si Panay, tita. Nandito siya." Ginising niya ako. "Teka, Panay, nasan ka?" Umiiyak pa rin si tita at nagsasabing, "Wala na si Panay, Randy. Kaninang madaling araw lang. Hindi talaga kami natulog nang dahil nabahala kami sa kanya. Ngunit binawian siya ng buhay. Hindi namin alam ang dahilan." Sabi ni tita habang umiiyak. Parang literal na binagsakan ako ng langit at lupa. Hindi ako umimik at pinuntahan ko ang mga labi ni Panay. Totoo nga, wala na si Panay. At habang sinusulat ko ang kwentong ito, umiiyak ako kasi namimiss ko ang matali kong kaibigan. Kung nasaan man si Panay ngayon, siguradong masaya siya. Nasa mundo man siya ng engkanto o kapiling niya man ang Panginoon, alam kong masaya siya. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Ako po ulit si Randy ng Zamboanga, Sibugay. Death anniversary niya ngayon. Kaya sinadya ko po na ipabasa dito sa ating tagabasa para sa maibahagi ang kwento namin. Maraming salamat po.